May mga hayop sa mundo na kayang mabuhay sa kilaliman ng karagatan. Ang mga hayop na ito ay tumutukoy sa mga organismo na nakatira sa ibaba ng pinakamadilim na bahagi ng dagat. Ang mga nilalang na ito ay kayang mabuhay sa malupit na mga kondisyon tulad ng mataas na pressure, maliit na antas ng oxygen, kakunting pagkain, labis na kadiliman, at napakalamig na temperatura. Shoutout muna kanina kabayang Makoy Videos, JJ Mohar, Jadrin Belizar, at si TikTok Compilations. Salamat sa inyo at pinanood nyo ang video ko. Kaya, simulan na natin. Kabayan, welcome sa On Top Videos. Kung gusto mo ang mga ganitong topic, ay huwag ka nang magkatubiling mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang videos. Salamat! Frilled Shark. Ang frilled shark ay isang uri ng pating na naninirahan sa kalaliman ng malamig na karagatan na may lalim na 5,000 talampakan o 1,500 metro. Itinuturing ng mga nabubuhay na fossil ang frilled shark dahil sa kanyang pisikal na katangian na kahalintulad ng mga hayop na nabuhay sa panahon ng mga dinosaur. Ito ay may haba na 5.3 feet o 1.6 meter. Isa sa mga ito ay nakita sa dalampasigan ng Japan noong 2007 at inilipat sa isang marine park. Matapos ang ilang oras ng pagkakahuli ay namatay din kalaunan. Atlantic Wolffish. Ang nakakatakot na itsura ng Atlantic Wolffish ay ginagawang tahanan ang mabatong bahagi ng kailaliman ng karagatan na may lalim na 1,600 feet o 500 meters. Ito ay may haba na umaabot sa 5 feet o 1.5 meters. Gamit ang matatalas ng ngipin nito, ang Atlantic Wolffish ay nagagawang kumain ng mga hard-shelled mollusks, crabs at sea urchins. Fangtooth Fish. Ang fangtooth fish ay kabilang sa mga lamang dagat o isda na unang natuklasan na nabubuhay sa kailaliman ng karagatan. Ang normal na tirahan ng mga fangtooth fish ay may lalim na halos 6,500 feet o 2,000 metro. Ngunit natuklasan ng mga siyentipiko na ang ilan sa mga species na ito ay natagpuan na lumalangoy sa mga nagyayelong bahagi ng karagatan na may lalim na 16,500 feet o 5,000 metro. Ang laki at haba ng mga fangtooth fish ay umaabot lamang 6 na pulgada o 16 cm at ito ay may maliliit na ulo ngunit malalaking mga pangil. Six-gill shark. Ang six-gill shark ay madalas makikita sa baybayin ng Vancouver. Naninirahan ito sa halos sahig na ng karagatan na may lalim na 8,200 feet o 2,500 metro. Ngunit sa gabi ay nananalagi sa ibabaw ng karagatan upang kumain. Ito ay umahaba ng 16 feet o 4.8 meters at kumakain ng iba pang mga uri ng pating, stingrays, squid, crabs, at paminsan-minsan mga seal. Vampire Squid. Ang vampire squid ay isang naaangkop na pangalan para sa isang nilalang na umiikot sa madilim na bahagi ng karagatan na naninirahan sa lalim na 10,000 feet o 3,000 metro. Gamit ang kanyang malaking mga mata ay nagagawa niyang makakita sa madilim at malalim na karagatan. Nakuha ng vampire squid ang kanyang pangalan mula sa kanilang mga braso na may hugis na parang balabal. Matatagpuan ito sa parte ng karagatan na tinatawag na mesopelagic at batipelagic zone. Ang hayop na ito ay kayang umangkop at mabuhay sa karagatan kung saan pinakamababa ang antas ng oxygen. Pacific Viper Fish. Ang Pacific Viper Fish ay mayroong mga malakarayong na pangil. Ang mga nilalang na ito ay umaabot lamang ng 8 inches o 25 cm ang haba. Naninirahan sila sa kailaliman ng karagatan na may lalim na 13,000 feet o 4,400 metro. Ito ay may kulay na maitim na pilak asul na may maputlang kaliskis at isa sa pinakamabangis na isda na naninirahan sa kailaliman ng karagatan. Kabayan, nagustuhan mo ba ang video natin today? Please like, subscribe, at hit the bell notification para ma-notify ka kung may bago tayong upload. Salamat!